Here's my boiled sweet potato. I'm cooking my hot dog, veggies. Mainit and wow, mukusok pa. My hot dog soup with noodles, pork sisig, and how do you call this? Tuna, canned tuna. All right. That's my soup. And of course, some veggies. It's breakfast time. Ayun. Instead na mashed potato, mashed kamote, sweet potato. Baby tomatoes. And then, of course, my grilled pork. And then hot dog, and then chocolate. Sarap ng chocolate. Chocolate milk. Kain. Breakfast muna. Ayan, mas masarap ito kaysa yung potatoes. Mashed potatoes, mas masarap ito kasi this is mashed sweet potatoes. Ayan. Sweet talaga kahit hindi ko na nilagyan ng kahit ano. Pero kagabi, I used it for dessert, kaya nilagang siyang condensed milk. Pero ngayon, dahil gagawin ko siyang parang, yan ang pinaka, ano ko, pinaka potato ko. Kaya hindi ko na nilagyan, di ba? Yan. Kaya breakfast time. Kaso mas masarap kasi kung hindi sana na-overcook itong pork ko. Na-overcook. Kagabi, okay lang. Kasi talagang juicy siya. Ito, dry na. Kasi, naibabad sa air fryer. Kasi usually, tinatanggal ko na agad. Pero ngayon, hindi ko natanggal agad. Pero okay pa naman. Ayun. Yan ang favorite ko. Tomato. Baby tomato. So anyway, yun, yung pinost ko pala na ano, na picture ko, yung pinaka last na picture ko, hindi ko pa tinitingnan. So titingnan ko ngayon para alam ko kung ano, para makakapili ako kung sino yung nanalo. Kasi kung title lang naman, not necessarily the whole song ang ano ko, title lang naman. Kasi doon ako magbabase kung ano yung perfect title na gusto ko na may tutugma sa personality ko. Okay, sa picture ko, ganun. So, katulad yung first na nanalo, Wise Woman. Oh, diba? Tama. Wise Woman. Kasi ginagamit ko utak ko eh. Diba? Hindi na pwede yung gagamitin lang ako ngayon, o kaya hindi pwede yung gagaguhin ako ngayon. Hindi na. Those days are gone. Wise na tayo. Kasi sa buhay, every time na habang ikaw nag-grow, na-experience pa rin yung mga pagkakataon na you make the wrong decisions of your life. Tapos akala mo, oh, next time, maging wise na ako. And then, babalik ulit yung same pattern, same mistake, same bullshit na darating sa buhay mo. So, until at the end, you would say, next time, I'm going to be wise and I'm going to do it. Hindi lang yung salita. So, be wise. Diba? Hindi yung magpapabiktima ka ulit. Wise woman will never be a victim. Okay? Kasi once na naging victim ka, because that was your choice, you wanted to be a victim. Okay? Pero ang wise woman would never let anyone victimize her. Kasi wise nga siya, diba? So, that is the right answer na I was looking for. Diba? So, yung next picture na pinost ko, titingnan ko kung sino yung nanalo ulit.
And I'm going to post it right there. Alright? Tapos kung ano man yung mga pinili rin ni Stanley at saka Jody, well, decision ni Stanley at Jody yon. Okay? Sila ang may decision nun. Kasi, ang nangyari kasi, lately, ako yung pumili-pili-pili. Eh, nagkataon pala, yung mga napili ko, yun na rin yung mga pinili niya dati na nabigyan na. Eh, ako, yung pagbibigay-bigay ko ng charity help, ganun. Parang, ano ko lang to eh, pastime ko lang to eh. Kasi first of all, I have no obligation. I have no obligation for anybody. Maliban lang sa family at kung sino yung mga binibigyan ko talaga ng allowance na connected din sa family ko. Okay? I have no obligation to anyone. Kaya, and this makes me happy, di ba? Kaya sabi ko sa inyo, instead sana na I'll be there enjoying a luxury life, kasi kaya ko naman magbuhay luxurious, pero mas pipiliin ko na lang na I will save my money. Tingnan mo, I cook my own food. Dati-rati, nandyan lang ako sa labas lagi. Di ba? Shopping, eating. Pero now, I'll stay home cooking my food. Kaya lahat ng mga pinapikita ko, there is a lesson here. Di ba? Kung hindi man moral lesson, at least there's a lesson here. Lahat ng mga pinopost ko, di ba? It's either good or bad. Kasi may mga bad moments din ako na isinishare ko. But there is always a lesson behind kung ano yung pinopost ko. Kahit yung frustrations ko sa husband ko, kung ano yung frustrations din ng pagtrato sa akin ng mga nakapaligid sa kanya, I post them because there is a lesson here na mapupulot ng mga kung sino yung mga tatalino or smart people na nakikinig. Diba? Katulad niyan, may mga nag-post na oo, nakuha nila kung ano yung point ko. While in fact, yung iba, they cannot get the point. Akala nilang gugulo lang ako para lang magkaroon lang ako ng may post. Hindi. I'd rather post something na ako ay tumutulong kaysa yung nagpo-post ako na ako ay galit o kaya umiiyak because of my frustrations and disappointments. Yun ang point ko dito. I'd rather makita nila na ako, ha? I'd rather go and get some food sa Catholic Charities instead na ako nagsha-shopping ng mararangya. Katulad ng mga mararangyang tao dyan, they would shop, mag-ano sila ng mga expensive, ano, para lang meron silang ipakita dito sa Facebook o kaya sa social media. While in fact, hindi naman pala sila talaga totoong mayayaman. Nagbabaka, ano lang sila, ano yun, tawag doon? They're just pretending, ayun. Yung Great Pretender, o, di ba? Yung kantang Great Pretender. Ako, nagpapakahambol lang ako. Kaya ko naman mag-flant ng kung ano-ano eh, di ba? Pero mga flint na flant ko, it is because, para lang alaman nyo na, oh, ito pera ko. Down payment ko to, kinita ko to. So now, anong susunod? I share, di ba? Yun ang dapat i-flant kung paano nyo matulungan yung mga kapwa nyo. Kahit konti-konti lang. Kahit paano. At least naiisip nyo pa rin yung ibang mga tao kaysa yung pansarili nyo lang. Kasi yung mga nagpa-flant dyan na puro mga karangyaan, puro shopping, mga ganun-ganyan. The truth is, they don't really have money. Nagpa-flant lang sila. Diba? Maniwala na ako na talagang sila ay mayayaman pag nag-flat na talaga sila magkano ang bank account nila. Di ba? Kung magkano yung mga nasa investments nila. Ang asawa ko nga mismo, nag-flat lang ako ano yung binigay niya. Galit na siya sa akin. Nagpa-flat siya na he's a millionaire. Nagpa-flat siya na he is actually conducting seminars on how to be a millionaire. Pero hindi siya nagpa-flat ng pera. Hindi siya nagpa-flat ng assets. Hindi siya nagpa-flat kung ano-ano yung meron siya. Diba? But, dahil connected yung kanyang business trainings at business pagdating sa how to be a millionaire, kaya naifa-flant yung pangalan niya, naifa-flant yung kanyang profession, naifa-flant kung ano yung ginagawa niya. Pero, nakitaan nyo na ba, nag-flant siya ng pera? Oh, sinabon nga niya ako eh, dahil nag-flant ako,
kung ano yung binigay niya. Sabi ko naman, wala, kasi flenant ko lang yun para at least alam nila na sinave ko. Alam nila na instead sana na pang-shopping ko, eh at least kahit papano, ha, binili ko na lang ng insurance para at least kung sakaling may nangyari sa akin, mapunta sa anak ko, kapatid ko, para hindi sila mag-worry kung ano na ba ngayon, oh, di ba? Alam nga naman ikaw ang hanapin nila. Oh, ako nga mismo, wala ako nakita. Dahil hindi yun ang pakay ko, bakit pinakasalan kita? Di ba? Because I didn't see anything. Pinakasalan kita dahil mahal kita and I want to take care of you. Yun ang point ng pagpapakasal ko. Kaya napakasakit na yung freedom niya para ma-enjoy yung buhay niya sa akin, eh kinuha pa ng iba. Diba? Kinontrol pa nila yung kanyang married life. Kaya sabi ko, lalaban ako. Pero pas na yun. We have to move on for a new life. Kaya ipagpapatuloy ko kung ano yung na-start ko na charity works. Kahit konti lang. Ano yun?